Hindi raw miyembro ng Abu Sayyaf ang malalaking napadpad sa Brooks Point sa Palawan ayon sa AFP Western Command. Gayunman, nananatili pa rin naka-full alert ang buong lalawigan. Balitang hatid ni PR Canghel. Sa kabila ng mga ulat na may banta ng Abu Sayyaf, tuloy pa rin ang pagdating ng mga turista sa tinaguriang isa sa best islands in the world. We just arrived here in Kurong. Kurong. Where are we gonna stay for 6-7 days? Full alert po yung ating security dito. Normal po, maganda naman po yung tourist. Wala naman po mga nagka-cancel ng trip nila din sa atin. Bukod sa inspeksyon sa ilang pier, inalerto na rin ang mga resort at residente. Pinabisuhan po namin lahat ng resort na ipagtingin yung kanilang mga security personnel. Kung mayroon man silang mamataan na suspicious na mga tao doon sa kanilang lugar ay ipagbigay alam po agad. Ang impormasyong natanggap ng AFP Western Command, papunta na raw sa Kurong ang mga miyembro ng Abu Sayyaf. Pero buong Palawan ang naka-heightened alert. Kaya naman kahit nasa norte ng Palawan ng Kurong, nabahala pa rin ang mga nasa timog na bahagi nito sa Brooks Point na may mamataang mga bagong dating na lalaki. Dahil raw sila na may dalang mahahabang bag at mga kaldero ng mapadpad sa barangay Ipilan. Sinadya na sila ng Marines at maayos naman daw humarap. Ayon sa acting spokesman ng AFP Western Command, galing pala silang Sulu at dumayo para mangaral tungkol sa banal na Quran. As of now, wala naman po tayong signs or indications na mayroon pong nakarating na mga bandidong grupo. Gayunpaman, nanatili pa kaming nakahanda. Maging ang Malacanang, tiniyak na ligtas pa rin sa Palawan, sabay sabing, it's still more fun in the Philippines. PR Canghel, GMA News.